Hello everyone, welcome back to my channel, and this is Arc Jade Vlogs for another BPI tutorial. Alright guys, so tuturuan ko po kayo ngayon kung paano mag-send ng pera sa Cebuana Luwilier gamit lang ang inyong BPI app. Ayan. So kung gusto niyo pong magpadala sa Cebuana sa inyong mga kamag-anak na nasa malalayong lugar at hindi kayo, wala kayong time na umalis na inyong bahay or wala kayong time na pumunta sa branch ng Cebuana Luwilier, now, pwede nang gamitin ang inyong BPI account using their BPI mobile app or kanilang website para makapadala tayo ng pera sa Cebuana. This is very helpful lalo na sa mga walang time talaga na pumunta o lumabas ng kanilang bahay, lalo na ngayon na meron tayong kinakaharap na sitwasyon sa buong mundo, or kung ikaw ay isang online seller, kung magsisend ka ng pera or yung mga clients mo ay magbabayad sa iyo or magsisend sa iyo ng pera at ipapadala nila via Cebuana. So guys, let us now begin how to use the BPI app para magsend ng pera sa Cebuana Luwilier. Okay guys, so first thing to do, kailangan nyo po ng BPI mobile app. Ayan, so kung hindi pa kayo naka-register sa BPI mobile app, just click this link above para makita nyo kung paano mag-register sa BPI. Ayan, so after that one, if meron na po, pumunta po kayo sa www.bpi.com.ph. Ayan, so pagkatapos po niyan ay you need to go or scroll down para makita niyo po yung BPI to cash na button doon. So after that, kung nakita niyo na po sa ibaba, i-click niyo lang po yan. Very simple. Alright, so now we have now two choices. So pwede tayo magpadala sa Palawan Express or sa Cebuana Luwilier. So since we are going to discuss today about Cebuana, so i-choose niyo po yung Cebuana. So if gusto niyo po malaman kung paano mag-send sa Palawan Express, I want you to click this video here or this link above. After choosing Cebuana Luwilier, so you need to put the amount and the information of the receiver, okay? So remember and take note, name po ng receiver, hindi po name ng nagpadala. Name po ng receiver. So we have here the first name, middle initial, and the surname. Okay? And also, huwag pong kalimutan ang mobile number ng receiver. Hindi sa'yo na number, kundi sa number or phone number ng inyong padadalhan. Take note of that. After nyo pong na-fill-upan po lahat, ay i-click po yung policy or yung rules na ikaw talaga yung nagpapadala. And then you need to click the next button. Pagkatapos po niyan, ay maglagay po kayo ng inyong email address na nakaregister po sa BPI. Kasi doon po nila isi-send yung mga receipt. Okay, pagkatapos, i-click nyo lang po yung login button. So guys, after that, makikita nyo po dito ang mga username and password. So yun po ang ilalagay ninyo sa username na ginagamit nyo po, na niregister nyo po sa BPI app at yung kanyang password. So after that one, you need to click login. After nyo pong ma-accept, ay i-click nyo po yung account na kukunan po ng money. So yun, if you have multiple accounts sa BPI, so i-choose nyo po yung account na kukuhanan ng pera na ipapadala sa Cebuana. Pagkatapos po ay if ma-confirm nyo na yung amount, so click send and then magpapadala po sila sa inyo ng OTP. So guys, it is very important na huwag nyo pong i-share ang inyong one-time PIN. Dapat kayo lang po ang may alam nito. So magsisend sila sa inyong mobile number and i-input nyo lang po. And once you na-input nyo na po yung OTP nyo, ay tada! Congratulations! Success na po ang inyong pagpapadala ng pera. You need to take note of the reference number, guys. So, kailangan i-take note nyo po yung reference number at yan po ang inyong isi-send doon sa inyong padadalhan para ma-withdraw or makuha niya sa Cebuana Luwilier na branch.
And good thing to know, marami po tayong branches ng Cebuana Lualier around the Philippines. And also, makukuha niyo po nila in just 1 hour. Okay? So, maghihintay po muna ng at least 1 hour bago makuha or bago sila pupunta doon sa branch na kanilang pagwewithdrawan. And of course, para makuha nila yung inyong pinadala, kailangan po ng receiver ng valid ID at ng kanyang reference number. And take note guys, dapat sabihin nyo sa cashier na ito po ay BPI to cash transaction. Hindi Cebuana Lualier branch to Cebuana Lualier branch. Hindi. Dapat sabihin nyo na BPI to cash transaction. Or BPI to Cebuana transaction. Alright? You need to say that to the cashier. And there you go. It is very convenient. Okay? Napakadali lang guys. Hindi nyo na kailangang lumabas ng inyong mga tahanan at hindi nyo na kailangang i-risk inyong mga buhay para lang makapagpadala ng pera. Dahil ngayon, nandito na ang BPI to Cebuana or BPI to Palawan Express. Ayan. So guys, I am hoping na nakatulong po ang video na ito at nag-guide ko kayo kung paano ang step-by-step process kung paano mag-send ng pera from BPI to Cebuana. And if you think na nakatulong tong video na to, huwag pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-comment sa aking YouTube channel para naman ma-update kayo sa aking mga next video. So guys, if you have questions or if you have suggestions, please comment it below and I am very happy to answer all of those questions or suggestions of yours. And before we end, once again, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and see you on my next video. Goodbye everyone, have a great day!